Sa inyo ang aming Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Kayo'y Diyos na dakila, Diyos na walang hanggan, Diyos na pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kaligayahan. Hallelujah. Diyos na pag-asa, Diyos na kasama. Hallelujah. Panginoon, kailangan namin higit kailanman, kailangan namin ngayon ang katotohanan ng inyong mga salita ay mangyari sa amin. Ang buhay na Diyos ay makasama namin, manguna sa amin. We give you reign over our lives, O Lord. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Hallelujah. At tulungan niyo po kami sa bawat araw na maging alipin. Alipin ninyo, Panginoon, lingkod ng Ebanghelyo. Lingkod ng mga tao na nagbabahagi ng inyong mga salita. Salamat po sa banal na Espiritu na palaging maalalay, gumagabay sa amin, nangunguna, O Diyos. At sa pag-aaral na ito, dalangin ko po, lumalim kami sa pagkakilala sa inyo. At Panginoon, gumawa nga kayo ng mga patotoo, O Diyos, na magpapakita ng inyong kadakilaan, kapangyarihan. Kayo po ang pag-asa namin, O Diyos. Kayo po ang pag-asa namin. At salamat po sa inyo sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos ay mabuti. Nabalik na po uli ako dito sa Dalyaw. Pagkaraan ng ilang araw na pagpunta sa North. Hallelujah. Tuloy po natin yung ating pag-aaral, 1 Corinthians chapter 4, nasa verse 9 na po tayo. 1 Corinto chapter 4, verse 9. Kumusta po kayong lahat dyan? Binabati ko na yung aking pamilya na wala sa aking tabi. Siya live lang naririto sa kasama ko. Lahat ng kapamilya ko po ngayon nasa labas ng Taiwan. Hindi kami kasama rito. Hindi ko sila kasama. Palain kayong lahat ng Panginoon. Si Nang, may aking asawa. At si Wewe, si Limuel, at saka si Evangel. Pagbati rin po sa lahat ng mga kapatiran natin sa Middle East.
sa biyaya ng Panginoon, ako po ay dadako dyan sa inyo, sa Dubai, sa gawain po doon. Yung Qatar, alam ko na nag-aantay rin sila, pero sa October na rin ako matutuloy dyan sa Qatar, pero kailangan mo nang dalawin yung mga kapatira natin sa UAE. Kaya nais ko na rin magpasalamat. Meron uling nag-message sa akin na nais maging bahagi doon sa pagmimission doon. Salamat po sa inyo at welcome pa kayo. Maari pa kayong magkaloob. At pagka nasapat na yung pangangailangan, sasabihan ko po kayo para matigil na. Para wag na nating isipin yun. At makapagpatuloy na tayo. Okay. Unang Korinto, chapter 4, verse 9. Salonika pala ito. Unang Korinto chapter 4 verse 9 hanggang 13. Sabi po rito, sa tingin ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na parang pinakahamak sa lahat ng tao. Para kaming mga taong nahatulan ng mamatay, na ipinaparada sa harap ng buong mundo sa mga tao at pati sa mga anghel. Dahil sa pangangaral namin tungkol kay Kristo, itinuturing kaming mga hangal. Ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong dahil na kay Kristo kayo. Kami ay mahihina at sa palagay ninyo ay malalakas kayo. Ginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. Maging sa oras na ito, kami ay nagugutom at nauuhaw, hindi makapanamit ng maayos, pinagmamalupitan at walang matuluyan. Tatrabaho kami ng husto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis lang namin ito. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura sa mundo. Now, tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Tuloy-tuloy yung kaisipan ni Apostol Pablo. Kasi nga, sa chapter 3 pa lang, yung mga taga-Korinto ay nagdi-divide-divide at nagpapaligsahan, dito kami, ito kami, kay Pablo kami, kay Apollos kami. At inilalagay nila sa parang pedestal yung mga apostol. At doon nila tinatawag yung kanilang sarili. They identify with the personalities, no? Yung mga mangangaral. Ganito kami, kay Pedro kami, kay Kristo naman kami. Yun yung pinakatama. Kaya lang, mali rin yung kay Kristo kami, hindi kami kay Pablo. Hindi, lahat yan ay sa atin. Iisa lang lahat, bahagi ng katawan ni Kristo. At binanggit ni Apostol Pablo na pagmamalaki yun, yung ganung gawain, yung division, pagmamalaki yan. Dahil sinasabi mo na hindi mo na kailangan ito, okay ka na dito sa ganito. At yun yung mga pinag-aaralan natin, no? Now, in contrast, gusto kong sabihin ni Apostol Pablo, ang katatayuan nila ay hindi ganoon. Hindi ito sa, alisin niyo lang muna. Hindi sa pagalingan, hindi sa pataasan. Bakit? Kasi ang ginawa raw ng Panginoon ay yung mga apostol ay pinakahuli, pinakaaba. Hindi kagaya ng pag-iisip ng mga tao na dapat pagka mangangaral, dapat pagka lingkod ay may katungkulan at dapat ay bida. Superhero ang dating. Hindi. Kami ay parang mga alipin. Para sabi rito sa 9, sa tingin ko kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos. It is God who placed this limitation sa mga manggagawa niya. Ginawa niyang pinakahuli. Gusto niyo bang magmalaki? Kami hindi po pwede. Ginawa kaming pinakahuli ng Panginoon. Pinaka-servant kami. At bago pa lang, so yan ang pag-aaralan natin ngayon. The reality of being a minister. Yung realidad, yung katotohanan ng pagiging lingkod ng Diyos. Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, your focus is to be a servant, to be lowly, to be meek, maging humble. Hindi mabuhay na superstar, hindi mabuhay na mapagmataas, hindi mamuhay na makasarili o sa iyong sarili na lamang, kundi mabuhay para sa lahat na naglilingkod. Nung ang Panginoon ay kasama pa ng mga alagad, nilinaw niya yan. It is a well-established principle na yung gustong maging dakila, kinakailangan maging alipin. No? Mark chapter 9. Ano tayo sa Marcos chapter 9. Nakakatawa itong
pangyayari dito. Verse 35. Ang Diyos raw ang naglagay nun, sabi ni Apostol Pablo, na ginawa kaming pinakahamak, pinakahuli. Kaya wag nyo na kaming ibida, wag nang gawin na parang ganito kami, na matataas, no? Walang dapat mag-isip na mataas. Lalo na kung ikaw ay lingkod ng Diyos. Ginawa kang, Mark 9:35, sabi rito. Umpisa natin sa 33. Maganda itong kwento na ito. Verse 33 ako mag-uumpisa magbasa. Dumating sila sa Capernaum, at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan? Naglalakad yung mga alagad, nagpapagalingan. May alam ba kayong ganyan? Ako nga, dami kong Noong nag-aaral nga ako, dami yung mga umiyak talaga, na-bless talaga yung iba. Ay lalo naman ako. Kakaumpisa ko pa lang, talaga nag-iiyakan na yung mga tao. Pinapatungan ko nga, yung nagpapagalingan, ako dapat na ganito. Ako dapat ay ganyan. Verse 34, hindi sila sumagot. Dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Yun ang pinagtatalunan ng mga alagad. Nakakita ka na ba ng grupo na yung mga manggagawa, ang yayabang lahat? Gusto sila ang bida? Tahimik sila eh. Alam ng Panginoon na nasa puso nila eh. Verse 35, kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. That is the reality of ministry. Yung maging lingkod ka, magpakababa ka. The higher your calling, the lower you go. Mas ginagamit ng Panginoon, mas lalo kang maging mapagpakumbaba. Mas may kaloob ka ng Diyos, lalo kang dapat mapaglingkod. Hindi po pwede yung kagaya nung sinasabi ng sa Corinto na meron na kami nung ganito, feeling namin mayaman kami, no? Hindi na namin kailangan ng mga bagay na yan. Yung mga lingkod naman ng Diyos, yung mga totoong lingkod ng Diyos, habang ginagamit, habang nagkakaroon ng kaunawaan, mas lalong umaabot sa mga tao, mas lalong nagseserbisyo. Hindi pwede yung hindi ka na mautusan, hindi pwede yung hindi ka na makatulong, marumihan ng kamay. Kinakailangan mananatili ka doon sa level ng pagpapakumbaba. Okay, tuloy natin yung pagbabasa ron sa Corinto. Tanggap nyo ba yan? Payag ba kayo sa ganon? Kasi ang kamunduhan, no, yung kaisipan ng kamunduhan ay the more you go up, wag na ako, taas na ako. Tindi ng pinag-aralan ko, gaganyanin mo lang ako. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ganyan yung mga lingkod ng Diyos. Sa tingin nga ng, tingnan nyo ito ha, verse 9. Para kaming mga taong nahatulan ng mamatay na ipinaparada sa harap ng buong mundo, sa mga tao at pati sa mga anghel. Para raw nakalinya, para patayin. Ano ibig sabihin ito? Ginawa kami ng Panginoon na panoorin, na obserbahan yung aming mga kilos. Pinagtatawanan kami, no? Ini-eskima kami ng mga tao. Pero yung mga alam nyo ba yung mga nasa death row, yung mga pinapatay, hindi nagmamalaki yon, mabababa ang loob noon, mga na yun. Ganun raw sila. Tingnan niyo yung image na yan. Tingnan niyo sa isip ninyo. Na yung nakahilera para patayin. Maamo. Pero mga naglilingkod yon, yun yung may hawak. Yun yung mga pinagkatiwalaan ng lihim. Yung sa chapter 4 verse 1 and 2. Mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan ng lihim. Sila yung maaamo. Habang nanonood yung mga tao. Na parang sila yung kawawa. Parang sila yung pinahihirapan. In contrast, yung mga mananampalataya sa Corinto, feeling nila sila yung magagaling. Feeling nila hindi na nila kailangan yung mga ganyan. Mayaman na sila. Yung mga lingkod ng Diyos, paulit-ulit ako ha, we need to get this, yung mga lingkod ng Diyos na nanatiling mapagpakumbaba, nanatiling maamo. At pinapanood raw ng mga tao, ito pa may matindi rito, sa mga tao, pati sa mga anghel. Mga anghel nanonood sa atin. Ito kaya yun?
Now, tandaan natin, meron tayong mga guardian angels, ano? But that is for another story. Pero sinasaksihan tayo, may mga talata sa Biblia na is ko ibigay sa inyo na nagpapakita na sinasaksihan tayo ng mga anghel at gusto nilang maki-involve sa atin, lalo na yung mga demonyo. They know what we are doing. Alam nila kung ano nangyayari sa atin. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Verse 12. Ipo, Unang Pedro chapter 1 verse 12. Sige na nga, 11 ko na lang umpisang babasahin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Verse 12. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral na magandang balita ang ipinahayag nila. Nagsasalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Even the angels, they want to understand this. Yung mga anghel ay ginagamit ng Panginoon na magbalita, magpahayag, pero kulang yung kanilang kaunawaan para maintindihan ano ba ito nangyayari na ito. Isinusumpa ang Diyos, tapos tinutulungan ng Diyos para maligtas. Tumalikod sa Diyos, tapos pinapatawad ng Diyos. Ano ba ito? Paano nangyayari ito? They are a witness to us. Sinasaksihan nila yung mga nangyayari and they diligently inquire. Hindi lang yan. Si Satanas din. Kilala tayo. Alam yung nangyayari sa atin. Natatandaan niyo yung nangyari sa Job? Tignan niyo sa Job chapter 1. Aklat ni Job chapter 1. Sa verse 7 na ako. Job chapter 1, verse 7 na ako hanggang sa mga sumusunod. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, paroon, paroot parito na naglilibot sa mundo. Satanas lang yata ang walang bakasyon . Tatandaan ko si Sister Brastic dati. Dahil sa Hawaii, gabi-gabi sila naggagawain. Walang pahinga. Kaya merong isang elder nagsabi sa kanya, Sister Brastic, magkaroon naman tayo ng isang gabi na magpahinga tayo. Yung Monday naman, family day naman natin yun. Ang sagot raw ni Sister Brastic, founder po ng Door of Faith. Ang sabi niya, si Satanas nga, he does not rest, he does not take coffee break. Bakit tayo magpapahinga? Tuloy ang mga gawain. Tuloy ang mga gawain gabi-gabi. Tingnan ninyo ito sa Job. Sabi, parito raw Satanas. Ano, dahil namamasyal? Dahil tumitingin ng view? Dahil naglalaro sa mga dalampasigan? Hindi. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Now, tingnan ninyo ito. So, verse 9. Sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang mga ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Alam ni Satanas yung nangyayari. Eh Lord, alam ko yan . Pinagpapala mo siya . Yung pamilya niya . At saka yung mga ari-arian niya, alam ko na yan . Hindi yan basta-basta . Eh talagang mamahalin nga kayo niyan. Mga kapatid, tayo, kilala tayo ng kaaway. Alam niya nangyayari sa atin. Alam niya pag pinagpapala tayo ng Panginoon. They are watching us. At gustong, to si Satanas, sa ano, Lucas tayo. Lucas 22. Laging gusto ni Satanas makiparticipate na nangyayari sa buhay natin. Lucas 22:31. Sabi rito, sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon,
Makinig kang mabuti, humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nananalangin ako para sa inyo na huwag manghina ang inyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, palakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. This is Satan inquiring of the Lord. Panginoon, pwede ko bang anuhin yon? Tuksoin yung mga alagad? Hindi lang sila nagbabantay. Hindi lang nila alam yun ang nangyayari. They want to be involved. Gusto nilang makaano lagi. Gusto nilang makasingit palagi. Ganyan raw yung mga lingkod ng Diyos. Laging nasa constant eye ng mga tao. Lagi rin nasa constant eye ng mga espiritu, ng mga anghel, pati ng mga kampon ni Satanas. Paano orin tayo? Now, ano yung sabi ron? Balikan natin yung unang Korinto. Chapter 4. Gusto ko magmadali kasi meron akong gustong puntahan na ibang mga talata. Ang problema, paubos na oras natin. Dahil sa pangangaral namin kay Kristo, tinuturing kaming mga hangal. Ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong kayo dahil na kay Kristo kayo. Kami ay mahihina at sa palagay niyo ay malalakas kayo, ay ginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. You see the contrast here? Yung pagmamayabang ng mga taga-Korinto. Pero sinasabi ni Apostol Pablo sa pangangaral namin, tinuturing kaming mga hangal. Ano tingin sa inyo, yung mga humayo, no? Maging honest tayo, yung mga humahayo, yung nagba-Bible study. Di ba minsan parang nahihiya tayo sa tingin ng mga tao? Pag dumaraan tayo, daladala natin yung gitara natin. May daladala tayong Bible. Nakikita natin yung mga nandun sa gilid. Iisip na, ano kaya ang sinasabi mo sa akin? Kung hindi lang dapat ituloy ito, mahihiya naman talaga ako. Wala lang ibang makakapagsalita. Kaya kumikilos ka na lang. Pero alam mo, yung mga taon, tingin sa'yo, mga kapatid, ang mundo, pinagtatawanan tayo ng mundo. Dahil hinahayaan natin yung sarili natin na maubos, alang-alang sa gawain ng Panginoon. Pero ang sabi niya raw, pero kayo, sabi niya, kayo, nag-aakala kayong marurunong kayo, kami, mahihina kami. Kayo naman, sa palagay niyo, malalakas kayo. Yung bang nagsasuffer kami bilang alipin ng Panginoon, ganito yung dinaraanan namin. Pero kayo, nagmamalaki kayo. Look at us. Tignan niyo kami, sabi ni Apostol Pablo. Ganito yung buhay na inilagay sa amin ng Panginoon. Hindi buhay ng isang superstar na we become your identity. Alagad ako ni ganito. Alagad ako ng ganyan. No. Inilagay kami ng Panginoon na mababa para maiangat kayo. Ano pa sabi dyan? Lalaktawan ko na, no? Gusto kong magpunta sa verse 12. Nagtatrabaho kami ng husto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila. Pagkalingkod ka ng Diyos at nilait ka ng mga tao, hindi ka gumaganti. You bless. Gano'ng kahirap yung ganong tungkulin? Sige nga. Yung mga miyembro, minsan na hindi nakakaunawa, pagka may nagsabi hindi maganda, sinabihan niya ako na hindi maganda, ha? Eh, kasalanan niya na yan. Gagantihan ko siya. Pero kaming mga lingkod ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, pag nilalait kami, pinagpapahala namin sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis na lang namin ito. Ganun yung buhay ng mga naglilingkod sa Panginoon. Matiisin, hindi tayo palagi na lang nasa barangay at nagpapablatter ng mga ginagawa sa atin ng mga tao. Ang Diyos raw ang naglagay niyan do sa kanyang mga lingkod. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Kung sinisiraan kami, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura ng mundo. Sino sa inyo gustong maging kabilang sa mga lingkod ng Diyos? Yan ang daranasin. Pumunta tayo sa ikalawang Korinto, chapter 6. Verse 3. Ano yung katatayuan ng mga lingkod ng Diyos? Ginagawa mo yung lahat, nagpapakumbaba ka, pero binabanatang ka ng mundo, binabanatang ka ng mga tao. Minsan, ang bumabanat sa'yo, mismong yung mga miyembro na pinaglilingkuran mo. Pinapanalangin mo sila, tapos binabanatang ka pa. Pinupulaan ka pa. Hindi nila nakikita yung
pagsisikap mo para sa kanila. Pero hindi ka gumaganti. Hindi ka pwedeng magsalita. Kasi lingkod ka ng Diyos eh. Alipin ka ng Diyos. Trabaho mo yan. Na magtiis. Na umunawa. Na magpatawad. Na magpala. Verse 3. 2 Corinthians 6:3. Hindi kami gumagawa ng kahit ano na ikatitisod ng ibang tao para hindi mapintasan ang paglilingkod namin sa Diyos. Yaan tayo dahil nanonood yung mga tao sa atin. Listen, mga kapatid, hindi lang sa mga pastor ito, sa mga manggagawa, sa lahat ng nagsasabing sila'y anak ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na ikakatisod ng mga tao para hindi mapulaan ang paglilingkod natin sa Diyos. Huwag nawang mangyari sa atin yung Christian ka pa naman. O akala ko ba Kristiyano yan? Masakit nyo, yung pumula pa sa'yo, yung unbeliever pa, kung sino yung masama. Bakit? Kasi iniisip nila na, eh, sinasabi mong Christian ka eh, dapat ang standard ng pamumuhay mo, ganito. Lagi akong napapa-aray sa kalooban. Pagka may inilalapit sa akin at sinasabi, ganito po yung ginawa ng pastor eh, pastor pa naman siya. Napaka, sakit. Sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin anumang hirap, pasakit, at kagipitan. Ganun yung totoong lingkod ng Diyos. Hindi mareklamo, matiisin. Sabi ng daddy ko, ang sagot lang Diyos sa kahirapan, tiispirin lang yan. Minom ka ng mga tatlong tableta ng tiispirin. Tiisin mo. Lingkod ka ng Diyos eh. Anak ka ng Diyos eh. Kaya nga sa tuwing may nagpapabautismo, lagi kong sinasabi, kailangan maintindihan natin kung anong kahulugan yan. Pag nagpabautismo ka sa tubig, sinasabi mo na sa Panginoon ka na, kabilang ka na sa Kanya. Kalaban mo na ang mundo, tapos ka na sa dati mong buhay. At ngayon, susubukin ka na. Kaya may mga nagsasabi minsan, bakit kung kailan ho ako nabautismohan, saka ako nakaranas na matitinding mga problema, eh sinusubo ka na dahil totoo ka na eh. Sinabi mong ikaw ay sa Panginoon na eh, kaya magtitiis na. Nakakaranas kami ng pambubugbog, pagkakakulong at panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng husto at kung minsan ay wala pang tulog at wala ring pagkain. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtsatsaga, kagandahang loob, sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sa amin at tapat na pag-ibig at pananalita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang matuwid naming pamumuhay ang aming sandata at panlaban, sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. That is our weapon, yung malinis na pamumuhay. Pagkalingkod ka ng Diyos, hindi ka nagmamalaki. Balikan natin ha, para huwag natin makakalimutan yung flow. Pagkalingkod ka ng Diyos, mula sa chapter 4 verse 1, pinagkatiwala ang Kanya. Now, verse 2, yung lingkod ay dapat maging tapat. Verse 3 hanggang sa mga sumusunod, hindi ka dapat magmamalaki. Hindi ka mag-iisip na ikaw ay mas angat. Kinakailangan ikaw ay magpapakumbaba, maglilingkod ka. At ganito, pag dumarating na yung pag-uusig, yung mga problema, pag dumarating yung paningin ng mga tao, magtitiis ka. Pag darating na yung pamumula, yung paninira, lulunukin mo na lang. You take it quietly. At namumuhay ka sa kabila ng lahat ng ginagawa sa iyo, namumuhay ka ng malinis para hindi mapulaan ang iyong paglilingkod. Ang sandata mo, yung malinis na pamumuhay. Para kahit ano gawin nila sa iyo, alam mo, you stand before God. Ang Diyos lang ang umahatol sa akin. Pwede ka nilang batuhin. Pwede ka nilang siraan. Hindi ka na kinakailangan mag-react. Bakit? Alam mo, malinis yung pamumuhay mo. Ang problema, kung yung ipinupula sa'yo, totoo. Tama nga. Yun ang masakit. Pero kung ikaw ay lingkod ng Diyos, lumalagay ka sa katatayuan na wala silang maipipinta sa iyo. Namumuhay ka, nagsisikap ka. Babalikan ko yung ha? Verse 3, hindi kami gumagawa ng kahit ano na ikatitisod ng ibang tao. Kaya nga kahit na parang nasasaktan ka na, gusto mo na magalit, gusto mo na mag-react, tumatahimik ka. Tinitiis mo. Inuunawa mo, baka kung ano yung masabi mo. Verse 8,
Bilang mga lingkod ng Diyos, naranasan naming parangalan at siraan ng kapwa, purihin ng iba at laitin ng iba. Pawang katotohanan ng aming mga sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Kami ay tanyag, ngunit hindi kinikilala. Matindi. Tanyag sa pamumula, sa pagkapula ng mga tao, pero hindi ka kinikilala na mataas. Walang pararangalan sa mundo na naglilingkod sa Panginoon ng tapat. Yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon, kinakagalitan ng mundo. Tignan ninyo si Pacquiao, binibida natin yan. Pero nung nag-umpisang nagsalita ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, tinuligsa ng mundo. O alam ko, pambansang kamao ka, pero hindi ka dapat ganyan magsalita. Pero ang sinabi lang naman niya, yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kaya nga yung ibang mga lingkod ng Diyos, nagko-compromise para huwag mapulaan. Ginagaya yung sanlibutan. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Dinidisiplina kami ng Diyos, pero hindi pinapatay. O ba't ganun? Kami na nga yung mga lingkod eh. Kami pa ngayon ang pinagalitan. Kami pa yung... Oo, dinidisiplina tayo ng Diyos. Bakit? We carry God. Yung reputasyon ng Diyos ay daladala natin. Tayo yung wangis ng Panginoon. Mga ambassador tayo ng Panginoon. Kaya't kinakailangan yung pamumuhay natin ay hiwalay sa mga tao. So you see this contrast. Hindi tayo mamumuhay na may kayabangan na pagmamataas, pakikipag-divide o pagmamalaki. Mamumuhay tayo na may pagpapakumbaba, pagtitiis, pangunawa, pagpapatawad, kalinisan. Bakit? Lingkod tayo ng Diyos. That is our reality, mga kapatid. Hindi na tayo sa ating mga sarili. Hindi tayo sa ating mga damdamin. Pamuhay natin yung buhay ng Panginoon. Amen? Tuloy natin ito bukas. Ano oras na ba? Ilang minuto na ba tayo? Sige, bukas na lang natin ituloy. Sa verse 10 tayo natapos. Baka lalong humaba. Tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Tulungan niyo nga po kami. By your grace, through the power of your spirit, tulungan niyo kami makapamuhay ng malinis. Yung hindi kayo mapupulaan. Pero Lord, kung may nagawa kami na inyong mga anak at ang inyong mga lingkod na nakapagbigay dungi sa inyong pangalan, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami kung kumilos kami sa sarili naming kaisipan at nadamay ang gawain ninyo. Nadamay ang pangalan niyo, nadamay yung church, nadamay yung kapatira, nadamay yung pastor, nadamay lahat. At dinadalangin ko, tulungan niyo kaming mamuhay ng may conviction. Dahil kaya namin, by your grace, nasa sa loob namin kayo at binibigyan niyo kami ng kakayanan na makapamuhay ayon sa inyong itinalaga sa amin. Kagaya ninyo, mapagpakumbaba, malinis, maunawain, matiisin, mapagmahal. Salamat po o Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin bukas sa ating pag-aaral. God bless po sa inyo. To God be the glory.